Blessed day, my brothers and sisters. Welcome to my vlog, Sister Annabelle Elpring, as well as my TikTok, the same name. I'm sharing with you the sign, meaning, and symbol of cross. May nag-text po. Sister, pakisagot nga, dati po akong Katoliko, pero ngayon, hindi na po ako nagsisimba. Mula nung namatay ang lola ko. So, papaliwanag ko po. Sa pamamagitan ng pagsabi, pagbigkas, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, malaking bagay na iyon. Pero, kaakibat, dapat mayroon kang pananampalataya sa iyong binibigkas. At ipapaliwanag natin unti-unti. Ano ba talaga ang kahulugan ng sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo? Makahulugan po. Ibig sabihin, tinatawag, inaanyayahan na ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay mamuhay sa ating piling. Kailan natin iyon natanggap? Nung tayo ay nabinyagan. So, mula sa pagkabinyag, ang tandang iyon, ang katagang iyon, ang salitang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, nandidiyan na sa atin. Nandidiyan na sa inyo. Mula nang ikaw ay mabinyagan, ikaw ay tinatakan ng tanda ng krus. At ang katagang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, ikaw ay naging anak na ng Diyos at ikaw ay naging Kristiyano. Ni ang demonyo hindi pwedeng tanggalin ang tatak ng krus na tinatak sa iyong noo. Ang katagang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo ay mas makapangyarihan. Ngayon, tatanungin mo ko, Sister, ba, paano nagiging makapangyarihan yun? Kataga lang, salita lang. Si Jesus mismo ang nagsabi, binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Ang katagang iyon hindi inimbento ng mga Katoliko. Galing iyon sa salita ni Kristo. At ang salitang iyon ay makapangyarihan. Kaya tuwing nag-aantanda tayo ng krus at sinasabi binibigkas sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, kasama natin ang tatlong persona sa iisang Diyos. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ilang beses po ba kayo mag-antanda ng krus? Ang pag-aantanda ng krus, unlimited. Dahil kailangan natin ang gabay ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi po ba kayo nabuboard sa buhay niyo, Sister? Hindi. Kasi nagkakaroon ng kahulugan ang bawat ginagawa ko, katulad ng sinabi ni Santa Teresa. Paghuhugas ng plato, pagwawalis, paglalaba, nagiging makahulugan. Inaalay niya ito sa mga pare, sa mga misyonaryo. Hindi man siya lumabas sa kumbento, naging patrona siya ng mga misyonaryo. At ako, bilang madre dito sa Indonesia, nakikita ko ang kahulugan ng buhay ko. Hindi ako nababagot. Kung may mali man, sinasabi ko sa Espiritu Santo, ibalik mo ko sa tamang landas. At kung kinakailangan ko ng lakas, ang Espiritu Santo pa rin ang kinukulit ko. Kulitin natin. At wala tayong tigil kumanta. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.